Hi guys! Hello everyone! Hello mga Silab! Welcome back again to our YouTube channel! And it's me, your Silabs, Chading! So ayan, kumusta kayo mga Silab? So ayan, balik ulit tayo dito sa bahay dahil tayo ay naka-MECQ. Hindi muna tayo nakapag-open ng ating shop. So dito muna tayo sa bahay gagawa ng video. So before tayo mag-start sa ating video mga Silab, meron lang akong isa-shoutout. Ayan, shoutout dyan sa ating avid viewer na si Genesis Leon, Ma'am Posse. And of course, sa aking Mamang Joren Salon Vlog. And guys, don't forget to subscribe to Mamang Joren Salon Vlog. So ayan guys, kung excited ka na malaman kung at kung ano ang product na i-review natin, just keep on watching. At bago tayo mag-start, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell in order to update if ever we have a new video. So ayan, let's get it started! Mga sisilab, dahil trending ngayon na isang pang-Brazilian blowout. Naku-curious kasi ako sa mga nakikita ko post online na ito daw ay maganda at maganda yung outcome niya sa mga buhok, na mga dry, sa reband, maganda daw po ito. So, ayan, na-intriga tayo kaya napa-order tayo at susubukan natin sa akin mismo. Gagawa tayo ng review ngayon at titingnan natin kung talagang maganda po ba ang pang-Brazilian na ito at kung ano yon. Ito siya mga sisilab, yung Cocojel Brazilian Blowout. Pili ko ito sa Facebook mga sisilab, itong Cocojel Brazilian Blowout. And by the way, ang price nito is 500 pesos. Meron siyang 250 ml. Ayan, ganito siya kalaki mga sisilab, worth 500 pesos kasama na ang shipping fee. For me, sulit naman siya kasi marami ka na rin, maraming buhok na ang paggagamitan dito sa Brazilian na ito sa halagang 500 pesos sa 250 ml. Ganito yung kanyang itsura. Unang-una, nagustuhan ko naman ang kanyang packaging dahil siya ay naka-pack. Then, ayan, ang kanyang... Yung pangalan niya, mga silab, nandito. Nakadikit yung kanyang sticker ng kanyang pangalan, of course. So, tapos sa likod naman nito, mga silab, nandyan yung kanyang instruction. Kaso nga lang, suggest ko lang sa Cocojel kung maaari ay yung text nito ay gawin namang light kasi hindi mabasa. Kasi lalong-lalo na yung mga medyo may problema sa mata, hindi niya talaga mababasa dahil, ayan, kung makapansin yung mga sisilab, dark po yung kanyang background ng mga text. So, atas ang liliit, hindi masyadong makita, or I suggest na medyo i-lightened naman. At maganda dito mga silab kasi naka-indicate din dito kung kailan mag-expire yung kanyang ang product na ito. About naman sa battle mga silab, okay siya sa akin dahil naka-pump. Kaso nga lang mga silab, nang dumating yung product, nung binuksan ko ay naging ganito siya. Ayan. Ito ang hindi ko nagustuhan mga silab dahil di-pump nga siya kaso natatanggal siya. Ayan. Natatanggal siya, hindi siya nakalock. Unlike doon sa ibang mga nakapump na talagang hindi mo siya matatanggal. Or natatanggal man siya, pero hindi siya ganyan na naglulos. Ayan, oo. Yun lang ang hindi maganda kasi nung binuksan ko siya, ganyan na siya. Then, pwede mo rin siyang tanggalin. Ayan. Then, about naman sa product. So, ayan. Ang amoy niya ay mabango yung amoy niya, which is maganda kasi mabango siya. Pero, nung inamoy ko siya ay merong kunting sting. Pero titingnan natin mamaya pag in-apply natin sa ating buhok kung hindi ba siya makapde. Then, yung kanyang product, ayan, medyo watery siya. Let's find out mamaya kung maganda po ba yung kanyang outcome nito. Ang kanyang consistency ay watery, ayan mga sil, kung mapapansin nyo, ayan. Ayan, oh. Mag-start mag-apply mga sisilab. Shampoohin po muna natin ito. Ito pala yung aking hair mga sisilab. After kong makulayan, medyo nagkukulot-kulot na rin siya. At a little bit dry.
Ayan. At na natitreatment ko na rin naman siya kahit papaano. So, hindi siya ganun ka-dry na dry. So, before tayo mag-start, kailangan muna natin shampoohin ang ating buhok. At dahil walang kasamang shampoo itong in-order natin na Cocojel, or hindi ako nakapag-order ng kanilang shampoo. So, gagamit tayo ng ibang shampoo. So, standby lang kayo mga silab dahil mag-shampoo muna tayo and I will be right back. So, ayan mga silab, nakapag-shampoo na tayo. And by the way mga silab, kung wala naman kayong shampoo ng Cocojel, pwede kayong gumamit ng ibang brand. At sinampo ko siya ng isang beses lang dahil ang aking hair is colored hair at dry na. So, isang beses ko lang siya sinampo. So, before tayo mag-apply, so, papatoy natin siya ng konti bago tayo mag-apply. Mga silab, na blow dry ko na siya ng very light. Huwag naman masyadong tuyong-tuyo yung ating ano buhok. Yung tamang-tama lang. Mga 70 to 80% weak pa rin ang ating buhok or basa. So, ayan. Mag-apply na po tayo. At, syempre, kailangan natin ng mixing bowl na paglalagyan natin ng product natin. And I prefer plastic na lalagyan. Then, of course, gagamit din tayo ng applicator para sa application. And of course, meron tayong ipit dito, pero optional lang yan. Okay, kung gusto mo mag-ipit. So, ito na po yung product natin mga sisilab. Ilalagay po natin siya dito sa ating bowl. At gagamitin niya natin itong kanilang pump. Titingnan natin kung ito ba ay gagana. So, ayan, maglalagay muna tayo dito sa ating mixing bowl. Oh, ayan. Lumalabas naman pala siya mga sisilab. Kaso nga lang, natatanggal nga yung pump niya. So, ayan, kung mapapansin nyo, para siyang tubig na ini-spray. So, kuha muna tayo ng kunting amount, mga sisilab, dahil maisila naman ang ating buhok. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, para talaga siyang, ano, tubig. Then, ang bango niya. So, ayan, mag-start na tayo ng ating application. So, dahil maisila naman ang ating hair, hindi ko na gamit ng ipet. So, ayan siya, mga sisilab. And sa pag-a-apply, mga sisilab, huwag niyo pong sasagad sa anit, ha? Net, para hindi kayo magkaroon ng scalp problem. Yung ina-apply ko siya, mga sisilab, para talaga siyang water. Parang nawawala yung product pag in-apply, mga sisilab. Ayan. Pansinin nyo. At Ang napansin ko din, unlike sa ibang mga Brazilian na review ko or nagamit ko na, pag in-apply mo siya, parang may, pag ginanon mo, parang may product na sumasama. Pero ito, parang walang gaano. So, tingnan na natin kung ano ang kayang gawin nitong Cocojel na pang Brazilian. Pero upon application mga silab, napakalambot naman niya. At hindi siya masakit sa mata, which is very nice yan, kasi mostly pag nag ano ko, kasi yung mga nagamit kong ibang brand din ng mga pa Brazilian ay medyo masakit din siya sa mata, at ito ay hindi siya masakit sa mata at sa ilong. So titingnan din natin mamaya sa pag-blow dry, kasi minsan sa pag-blow dry doon na ano yung ano na masakit siya sa mata at saka sa ilong. Ayan, na-apply na po natin mga sisilab. So, kailangan natin lagyan lahat para even yung ano application natin. So, dahil tapos na tayo mag-apply mga sisilab, ibabad muna natin ito ng 30 to 45 minutes dahil yun po ang nakalagay dito sa instruction na after application ay ibabad natin siya ng 30 to 45 minutes. Then, after 45 minutes na process, i-blow dry na siya mga sisilab. Ayan, nakalagay dito, after 45 minutes, the next process is to dry the hair with use of hair dryer in a cold setting. Ayan, i-blow dry daw natin siya or papatuyuin natin siya sa malamig na hangin. And that's it mga sisilab, dahil na-apply na po natin ito at babalik ako mamaya para naman maipatuyo na natin yung ating buhok. Hi guys! Hello mga sisilab and we're back. So ayan, naka 45 minutes na tayo. Ayan, sinakto kong 45 minutes ang babad dito sa aking hair. So as you can see, ayan, parang na siyang natutuyo.
Then, after natin siya maibabad within 45 minutes, ibu-blower na po natin ito dahil hindi po natin siya babanlawan ngayon. So, ibu-blow dry lang po natin siya ng sabi doon ay malamig. So, gagamit na tayo ng medium heat ng pagpapatuyo. So, kailangan natin ng blow dry mga sisila para, syempre, patuyuin natin ang ating hair. So, let's do this. By the way mga sisila, excited na ako kung ano magiging result itong Brazilian na ginamit natin gamit ang Cocojel Keratin Brazilian Blowout. Cocojel Brazilian Blowout. Ayan. Habang binu-blow dry ko siya, wala naman ako masyadong nararamdaman na hapli sa mata or sa ilong o dahil siguro ay naka-open area ako. And then habang hinahawakan ko ang aking hair, na habang pinapatuyo ko siya ay nafe-feel ko na malambot yung aking hair dahil syempre nandyan pa yung product. So ituloy lang po natin ang pagpapatuyo. So, ayun mga sisila, tapos na tayo magpatuyo ng ating hair. Wow! I really impressed with this Brazilian blowout mga sisila dahil after ko siyang na-blow dry, ang lambot ng aking hair. As you can see, ayan, hindi ko pa ito napa-plant siya pero makikita nyo na yung effect ng Brazilian sa aking hair. Ayan, as you can see, parang nawala yung dry ng aking hair. And of course, siyempre, hindi na tayo mag-expect na mag-i-straight talaga yung ating buhok. Pero, tingnan nyo naman yung naging result. Hindi pa siya napa-plant siya. Pero, I'm looking forward na maganda ang result nito after wash mga sisila. Dahil doon talaga natin masasabi kung talagang maganda ang Brazilian na ito. At one thing na napansin ko mga sisila, mas naging more manageable ang aking hair. At yung aking hair color ay parang lalong gumanda. Ayan, oo. Siyempre, para siya nag-lighten. Pero, I really love the color na ng aking hair. Gawa na ng Brazilian tayo. So, paplansyahin ko siya muna mga sisila. And I will show you the final look. Then, I will be right back. So, ayan mga sisila. Tapos na tayo mag-hair iron ng ating ginawang Brazilian. Gamit ang Cocojel Brazilian Blowout. So, ito na ang naging result ng ating Brazilian. So, after neto ay 2 to 3 days natin itong bago siya banlawan. And I will give you an update mga sisila kung ano ang magiging result nitong ating Brazilian blowout na ni-review gamit ang Cocojel Brazilian blowout. So, as of now mga sisila, para sa akin okay naman yung Brazilian blowout dahil na wala naman yung pagka-dry ng aking hair at ang lambot ng aking hair so far. Then, after ko siyang ma-plancha, hindi siya malagkit sa buhok. Iyon yung unang napansin ko. Then, hindi siya nag-powdery kasi may mga ibang Brazilian blowout na after ma-plancha ay nagkakaroon siya ng mga parang pulbo-pulbo or parang nagpa-powdery yung ano, may mga naiiwan na mga bakas ng product. So far, yung Cocojel ay wala naman. So, that is very, very nice. Dahil feeling natin pag may mga naiiwan dyan na parang mga powder ay parang merong mga balakubak na nagkakalaglagan. So, ayun. Then, hindi siya masakit masyado sa mata. Though, meron siyang kunting-kunting sting lang pero tolerable naman siya at kayang-kaya ng ating mata. At sa ilong, hindi rin siya masyadong masakit at ang bango ng kanyang Brazilian. Pero nga lang mga sisilam, doon nga lang ako ay disappoint sa kanyang packaging dahil nga dito sa pump na ito, ayan. Cocojel, baka naman pakiayos itong ano nyo. And disclaimer pala mga sisilam, this product is not sponsored by Cocojel dahil syempre ako po ang personally nag-purchase ng product na ito. So, ayan. And ilalagay ko na lang sa description below guys ang kanilang Facebook kung Facebook link kung gusto niyo mag-order about this product. Kung gusto niyo rin masubukan this Cocojel Brazilian Blowout. Then yun guys, kung na-try niyo na rin na gamitin or naka-try na kayong gumamit itong Brazilian Blowout na Cocojel, what do you think? At comment below para
ma-share or para mapag-usapan natin kung ano ang naging performance nito sa inyo. And so, ano nga sila, hanggang dito lang ang ating product review ng Cocojel Brazilian Blowout. At kung nagustuhan nyo ang ating pa-review, give this a thumbs up at pwede nyo nang i-share. At kung hindi ka pala mag-subscribe, mag-subscribe ka na para part ka na ng ating Cocojel family. And hit the notification bell in order to update para pag meron tayong mga bagong upload ay manunotify kayo. At hanggang dito na lang po ang ating video ito. And this is Chading saying, share the love, good vibes, and happiness only. Hanggang sa muli! Bye! Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.